Bataan po kayo, sir? Bataan. Ah, Bataan. Anong gawa mo dyan? Wala. Wala? Ikaw, taga saan ka? Ako, taga ano, taga Mindanao po. Nandyan ka ngayon sa Mindanao? Opo. Anong trabaho mo dyan? Ito, nagbabantay lang ang anak. Ilang taong ka na? 36. Wala ka? Wala ka talagang trabaho? May ano, may konti lang akong business, yung RTW lang, yung mga pang, ano, yung, nabibenta ko ng mga damit, bag, kung ano-ano na lang. Mga okay-okay po ba yun, ma'am? Hindi. Hindi, mga orid, galing US, ganyan? Ah, hindi. Yung hindi, tulang lang. Inaano ko lang. Inangkat galing China, tapos na rin dito, tapos benta. Oh, hala, yung mga ukay-ukay ngayon may tax na. Ang ukay-ukay kasi mahirap ibenta pag naubos na yung maganda tapos yung pangit hindi na mabenta kaya medyo eh, ganun pala yun. Ano yung sarili? Ha? Sariling bahay mo yan? Hindi, sa manugang ko to. Dito lang kami nakatiraan ko. May manugang. Ganun mo. Manugang ka pa pala? Oo. Patay na kasi yung asawa ko. 4 years na. Tapos, dito lang ako nakatira kasi yung mga magulang niya medyo matanda na. Ako lang ang nag-aalaga sa kanila. Pero, yung mga anak niya doon sa abroad. Sila yung nagpapadala ng pera dito, tapos ako yung nagbabudget para sa pagkain nila, gamot nila, kung anong kailangan nila. Galing, no? Parang binabayaran ka rin, ma'am, sinasahuran ka rin. Nila ako. Wala ka bang plan nito? Mabait kasi naman sila, kaya kung mabait sila sa iyo, ibinalik ko na rin sa kanila, di ba? Wala ka bang plano mag-abroad din? Sa ngayon, wala pa. Maliit pa anak ko. Wala ka mag-abroad pag matanda ka na? Hindi, kasi hindi naman niya kailangan mag-abroad si Ray, mapalayo sa mga anak niya. Dubli kaya doon nga si girl, may arte de volume, may business. O kumikita yan ng 1,000 rin sa isang araw. O tapos, may trabaho din siya sa magulang ng manugang niya. O another income din ulit yun. O malaki pa kitain niya dito sa Pilipinas kaysa sa abroad. O kaya ngayon, may hinahanap ni girl, sweetheart na, hindi trabaho kasi marami na siyang pinagkukunan. Swerte mo nga sana, sir, eh. Diba? Nawawala signal ko. Sana, oh. Ilan na pong taon bunso ninyo, ma'am? Isa lang anak ko, 6 years old pa. Ay, pakiulit nga po. Sino po yung tinitirahan ninyo? Sa manugang ko dito. Ah, manugang mo pala. Oo, okay. Manugang, Ben. Pero handa ka na ulit ngayon magkaroon ng asawa. Manugang, Bianan. Oo naman, kung pwede. Sana, Pwede naman kaso. Wala pa ako nakita na ano yung matino, yung talagang mamahalin ako ng totoo. Pati tingin anak ko. Tingin mo sa akin ba? Hindi matino. Sa totoo lang. Prangka kasi ako. Sa mukha mo, parang wala. Joke lang. Hindi naman. Depende kasi yan. Di ako nasa age na rin ako ng
pag-aasawa. Gusto ko na rin mag-asawa. Ay, saka, ano pala pangalan mo, kuya? At... Israel. Israel? Ilang taon ka na? 35. Oo. Lamang ako ng isang taon. 36 na ako ngayong October. Ah, ganun. Ako mag 37 ako ngayong November. Ba't hindi, anong, may anak ka na? Wala pa. Oh, hindi ka pa nag-asawa? Hindi pa. Bakit? Anong dahilan? Siguro dala din ang kahirapan ng buhay, kaya ako nagsikap din ako. Hindi naman yan ano, hindi naman yan dahilan. May dahilan pa kung bakit hindi ka pa nag-asawa. Siyempre, ala nga naman mag-asawa ka na wala kang trabaho, aba. Siyempre, tatrabaho ka muna ng stable. Bakit yung iba wala naman trabaho, nag-aasawa naman sila, di ba? Pero nabubuhay pa rin. Depende kasi sa inyo yan, kung anong layon niyo sa buhay. Di rin. Pero may girlfriend ka noon. Dati. Tapos? Wala din. Ano nangyari? Walay din. Walay din? Bakit? Nakikinig ka ba? Isang linggong kwentuhan to. Isamari mo na lang para mabilis. Pero handa ka na mag-boyfriend yan. Ha? Sakali, handa ka na mag-boyfriend yan. Oo naman. Kaya nga ako sumali dito para makahanap, di ba? Ikaw ba? Hindi ko mag-propose ako ngayon, sasagutin mo ako. Hindi, agad-agad. Sige nga, patunayan mo nga sa akin. Paano ka manligaw? Sige nga. Tatanggap mo ba ako bilang yan boyfriend? Yan lang. Oo nga. Saksi ang yan mundo. Lang. Saksi ang buong mundo. Tapos, ano pa? Yun lang muna. Kung matatanggap mo ako, ala ka naman di mo matatanggap eh. Mag-aganda ko ng kasunod. Hindi. Depende. Kasi yan. Hindi kasi pag nakita mo na, ganda mo na, di ba? Kailangan mo muna, kilalanin mo muna yung tao. Kilalanin mo muna kung ano siya. Pwede naman natin kilalanin ng isa't isa. Tayo na. Hindi naman yan. Kayo na daw, ma'am. Kahit di na ninyo kilalanin yung isa't isa. Hindi yan diretso-diretso. At least, ha? Mas maganda na kayo. Tapos kilalanin nyo isa't isa. Maganda na yung mag-shoota kayo. Mag-girlfriend ka, boyfriend mo siya. Oh, pero... kayo, pero walang nangyayari, ma'am. Hindi naman kayo, wala namang mangyayari. So at least, makilala mo siya bilang isang boyfriend mo na. O kaagad, di ba? Malalaman mo kung siya talaga. O at least, habang wala pang nangyayari, kayo na, makilala nyo ng isa't isa. Kung hindi kayo magkasundo, hindi hiwalay. Wala namang lugi, walang nangyayari. Pangit naman kasi yung Deji. Kaysa naman yung iba, nagkakilala ng tatlong buwan, nagkakilala nga. Makala, hindi pa rin sapat ho yan eh. Kasi kahit nga 10 taon na nagsasama kayo, kung minsan, hindi pa rin makilala ng lubusan, di ba? O, di ba? Yung iba nga dyan, 3 buwan na nagliligaw. Tapos, mabait. After ng sila na, sa kanya na nalaman na, ganun pala. O, huli pagsisisi kung kailan may nangyari na. Oh, sana all may nangyari. Oh, 'di ba? Mas maganda na 'yung kayo. Kayo pero walang nangyari. Oh, walang mangyari kasi malayo kayo sa isa't isa pero kayo. LDR ba? Kasi ang layo. Oh. Wala talagang mangyayari kasi ang layo niya. Hmm.
Eh, at least doon mo masubukan si sir kung gusto nyo na talaga may mangyari. Eh, pumakita kayong doon. pwede ka puntahan ni sir. Nga lang, baka maputol. Kaya nga hindi siya nag-aasaw. Nga lang, baka maputol sustinto ng mga biyanan mo sa iyo, ma'am. Kasi dyan ka pa nakatira. May bahay ka naman mga siguro, sir, ah. Sir? Oha. Kasi si girl nakatira pa to sa bahay ng magulang ng asawa niya. Dati na namatay. Tama po ba, ma'am? Biyanan po yun, ma'am. Hindi manugang, ha? Biyanan po ninyo, ibig mo sabihin. Gulat ako kanina, akala ko may anak na si ma'am. Na may anak din, na may asawa. Yun pala, yung magulang ng ano niya, ng asawa niya dati, yung iba yung sabihin, yung tinitirahan niya ngayon. Okay. Akala ko nga may manugang na siya. Kaya nga po, akala ko may apo na o ano. Nagtaka lang ako kasi sabi niya, 6 years old pa lang daw po yung anak niya, nag-iisa. Natahimik. Wala ka na masabi, sir? Natanggap mo ba? Ano? Ano sabi mo? Natanggap mo ba ako bilang boyfriend mo? Hindi pa. Hindi pa. Kulang pa. Pareho naman kayo naghanap ng kasintahan eh. Ang boyfriend, girlfriend, o di kayo na, sagutin nyo na, ang isa't isa. Yung puro, o di ba? Yung purpose doon na sagutin mo para makilala mo ng boyfriend mo siya, no? Di ba? Para makilala mo ng lubusan. Ganun. Habang malayo. Alam mo, Daisy, hindi ko pa, kasi ni boy. Hindi ko pa alam. Parang mahirap mag- Ah, parang may phobia ka na, may kabado ka na sa mga gwapo, ma'am. Ah? Kabado ka na sa mga gwapo? Oo. Wow. Nawalan akong tiwala sa mga gwapo. Ilan pero pag sa'yo, DJ. Ay. Hindi naman ako gwapo. So, ilan pong lalaki? Ilan pong gwapo yung dumaan sa buhay mo? Lahat po ba ng gwapo yung naging boyfriend mo? Hindi naman. Hindi pa naman siguro. Diba? Oo. Ano po? Hindi naman po. Grabe naman. So, yun. Matanong ko lang. Bakit namatay si Mister? Cardiac arrest. Ah, yun lang. Para mga kwento, mahirap na. Ang trabaho niya? Ano po? Ang trabaho? Ako? Yung asawa mo? Ano, construction lang siya dati. Okay. Tapos, ano pa? I love you. Mag-inusto mo. Ha? Mag-inusto mo. Nagbabasa ka siguro ng mga comment, ano? It's my cellphone. Ah, okay. Malaglang. Ano pa? Pag ginusto mo ako, kunin kita dyan. Oo? Kailan? Bukas? Hindi mo pa ako ginugusto. Kailan ano? Sige nga. Paano kita magugustuhan? Paano? Mm-mm. Ikaw ang nakakakita niyan sa sarili, sa ano? Yeah, paano mo ako nalilat na magustuhan kita? Ha? Ikaw tanongin kita, paano kita magugustuhan? Sige ka, sagutin mo. Mahalin mo ba anak ko? Natural. Ano pa? Mahalin mo ba mga pamilya ko? Ha? Mahalin mo ba ang mga pamilya ko? Siyempre. Kasama na lahat yun. Kasi bakit? Mga,
kung sino yung mga mahal mo sa buhay, yung mga angkan, pinsan, kapatid, nanay, tatay. Damay na lahat yun. Ganyan kasi, ang iba kasi, hindi nila kasundo yung mga manugang, yung mga kapatid. Diba? Magulo ang buhay. Ako ayoko nun. Gusto ko tahimik. Gusto ko ano lang. Sa akin hindi. Dahil marunong ako makisama. Lagi ka bang nagsisimba? Hindi. Maulan. Ha? Maulan. Ano? Maulan. Hindi naman dahilan umuulan. Hindi ka talaga nagsisimba? Lagi din ako Manila. Wala kang time? Ha? Wala kang time? May time eh. Wala, pero dyan lang sa cellphone. Okay lang yan. Basta may time. Mahirap na kasi pag lahat ng oras mo nasa trabaho, naghahanap ng pera, wala kang oras sa Panginoon. Wala nga siyang trabaho, ma'am eh. Oo nga. Sabi na wala. Tapos lang tayo. Ano naman yun? Ang pagod kaya walang trabaho. Ikaw pa kaya? Dapat kasi walang trabaho. Eh, dun ka sa simbahan. Magsisimba ka. Diba? Wala namang... Kailangan talaga may oras ka doon sa Panginoon o magsimba ka. Tawagin mo siya lagi. Hindi ako nawala ng oras. Yun naman pala ma'am, hindi naman kailangan. Punta ka talaga sa simbahan. Nung pandemic nga, taon na walang simbahan, hindi nakapunta yung tao. Bakit hanggang ngayon eh, nakasurvive naman sila dahil sa puso't isip nila andyan yung Panginoon. Wala naman sa lugar kung saan yung Panginoon. Kahit nakakaupo nga ako sa CR, nadadasal ako eh. Pero kailangan mo rin, 'di ba? Paminsan-minsan mo rin. Depende sa simbahan o dito na naman tayo. Huwag na lang pag-usapan yung relihiyon kasi yung iba pera lang yung pinagaka. Ay, ito na tayo. Maganda na yung walang relihiyon. Sorry. Banga diyan lagi sa simbahan pero ang ugali. Mm. Ganun pa rin. Mm. Oo. May ano naman talaga. Kung sino may donation sa simbahan, yun lang pero, din naman maganda approach sa kanya. Tinatanong mo sa akin, gusto ko yung nasa malapit sa Panginoon, di ba? Para kung sakaling kami man or tayo man, kasi pag nasa ano tayo, kung anong hirap ng problema, kung gaano kabigat, madali lang yan, di ba? Kasi andyan naman sa Panginoon, tumutulong sa atin palagi. Basta tawag lang tayo. Kahit anong problema, ako nga, nung pagkamatay ng asawa ko, parang binagsakan ako ng mundo, pero kinaya ko, kakayanin ko para sa anak ko, para sa mga pamilya ko, kailangan ko. Tapos alam ko, di ako pinapabayaan ng Panginoon. Amen. Ang gusto ko, malapit sa Panginoon. Lalo niyang pinatibay yung paniniwala ko sa kanya. Sir? Pastura yata si ma'am, sir? Ayun. Hindi naka-relate si sir? Kasi nga nagsiselfone eh. Pasensya na, sir. Sige lang. Lumalaki kasi ako na balit pa ako hanggang ganito. Talagang inaano na kami sa mga magulang namin. Tungkol sa Panginoon, ano nangyayari? Ano po mangyari, ma'am? A life after death. Ano po? Life after death, ano po mangyari? Alam mo na yan, DJ. Hindi mo na kailangan tanungin. Hindi ko nga po alam. Kayo tanungin ko, kaya na nga po nagtanong ako eh. O, total, dito ka naman na mula nung pagkabata ka, no? Inaano ka na ng magulang mukha mo sa Panginoon. O, ngayon, ikaw tanungin ko, ma'am, kasi hindi ko pa alam, ma'am. Ikaw, baka ikaw po yung makasagot ng aking katanungan, ma'am, no? Ano po mangyari life after death? Ano po? Hindi ko. O, sige, usap na lang kayo.
DJ, ikaw naman. Ba, lagi ka nagsisimba? Pero, oo naman. May tatanong ako sa'yo. Paminsan-minsan kasi, pag medyo, ano. May tatanong ako sa'yo. Pero pag, ano, talaga nagsisimba ako. May iba tayo. Kasi kasama yun sa rules natin, bawal pag-uusapan yung religious, na sa religion, na usap lang ko kayo ng tungkol sa inyo. May misa yata ko eh. Ikaw ba? Ano ba? Ano pa? Hello? Ang magulang mo andyan din? Dito. Kumusta naman sila? Mabuting mabuti. Ano naman hanap buhay niya dyan? OFW ko. Ikaw? Kaya ang mga magulang mo? Ako. Saan? Sa abroad niya. Wala nga naman dito sa Pinas. Saan sa abroad? Brunei. Galing ka bro? Oo nga. Tapos? Yung tanong ka, tapos ka ng tapos. Kaya nga, anong nangyari? Gusto ko naman anuhin yung sari, kung anong nangyari sa'yo. Anong mo dati? Wala dito sa Pinas. Umuwi ka na. Grabe! At ano, ilang taon ka na? 35? Hindi ka pa nakajupa talaga ni... Ano mo? Wala pa nga. Ganun. Ewan ko, ambot sa langaw. Ang bupito sa langaw. DJ? Ano po yun, ma'am? I-off ka muna lang kami kasi parang ano, para mag-usap na lang kami na kami-kami na lang. Kayo na lang? Gusto niya? Oh, sige. Ah. I-cut ko na kayo sa live, ha? Sir? Wanted, sweetheart. Thank you. Maraming salamat. Good luck po. DJ. Bye bye. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wala na, naka-off cam na. Okay ka lang. Hello. Nabuboring ka, no? Hindi naman. Ha? Hindi naman. Sa totoo lang, ano trabaho mo dyan? Wala nga. Eh, nagpapakain ka lang ng mga magulang mo. Ilang taon ka na? Uy, hindi ako umasa sa magulang ko. Hindi naman. Eh, sabi mo wala kang trabaho. Sabi ko kasi double yan ako, kauwi, umuwi lang ako. Ah, okay. Sorry. Pinagalitan ka tuloy. Pinagalitan. Hindi na sinabi umasa sa magulang niya. Kakauwi niya lang niya eh. Ay, ang basurangaw.